sino ba naman ang hindi gustong magkaroon ng extra income? Mga ka-taxpayer kong minamahal, masayang panahon po sa inyong lahat. Peace and happiness be with you for life. Extra income. Ito po yung ino-offer ko sa inyo ngayon. Kung gusto nyong magkaroon ng extra income, please contact me. Okay, ano yung extra income at saan manggagaling yung extra income namin? Ang extra income ho ninyo ay galing ho sa taxation at peak season ho ngayon. Mula ngayong March hanggang May ho ito. Kung nais po ninyo ng extra income, dapat ho alamin po ninyo yung apat na paraan para maging successful kayo sa pagkita ng extra income. Ngayon, ituturo ko. Number one is know your product. Ayun. Know your product. Hindi po makapagbebenta ang isang tao kung hindi niya alam ang kanyang produktong ibinebenta. So, ituturo ko sa araw na to, ano yung ibebenta nyo? Ang ibebenta po ninyo is peace of mind, number one. Okay, number two, tax savings. So, yan lang po ibebenta nyo, peace of mind and tax savings. Ito po yung first na dapat nyo maintindihan. Pwede po ninyo itong ma-download sa ating CTA website at ito ho yung itatype nyo doon ho sa browser. Isang kwento, pag-aralan natin. Samahan ninyo ako mga ka-taxpayer kong minamahal. Pag-aralan natin ang compromise penalty. Ipinagmamalaki, ipinagmamayabang at ipinagkakalandakan ng ating mga BIR official. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, saan katutak ho yung ilalagay ko dyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. Compromise penalty po ang pag-aaralan natin, mga minamahal ko. Ano kaya ang kanilang benefits? When to use this benefit at how to reduce compromise penalty. Ang pag-uusapan po natin ang benefit ng compromise penalty. Pag ang BIR po ay nag-offer sa inyo ng compromise penalty, may benefit po yan. At ang benefit po niyan is ina-avoid ng BIR na magkaroon kayo ng criminal prosecution. Maganda po yun. Yan po yung unang-unang ministerial duty ng mga nasa legal division ng BIR. Nasa legal division ng BIR. Ang problem, mga kaibigan, at mga minamahal kong ka-taxpayer, may konting tuliling ang mga taga-legal division. Pag-aralan natin ang benefits niyan. Okay. Next, mga kaibigan kong minamahal, kailangan ito pwedeng gamitin. Ayan. Pwede bang gamitin yan sa NOD? Pag sinabi nating NOD, yan po ay Notice of Delinquency. Pwede bang gamitin sa PAN? Ang PAN ay Preliminary Assessment Notice. Sa FLD, ang FLD ay Formal Letter of Demand. FDDA, sa Final Decision on Disputed Assessment. Ginagamit po yan, mga ka-taxpayer kong minamahal, dito sa areyang ito, either sa FLD or sa FTDA.
Hindi ho ginagamit yan dito at hindi ginagamit dito. Okay, may procedure sa paggamit ho niyan. So, ang sinasabi ko ho rito is, huwag na huwag kayong maniniwala sa mga revenue officer. Karapatan po ninyo na dapat lang na-exercise ang karapatan po na alamin kung tama o mali yung compromise penalty. Paano namin malalaman yan, tax specialista? Napakasimple lang po. So, puntahan ho natin yung sinasabi ng ating court, lalong-lalo na itong Court of Tax Appeals. Ano ba ang sinasabi nito? Pwede ho ninyo itong puntahan sa website ho ng ating Court of Tax Appeals. I-type nyo lang ho ito at lalabas na ho yan. Ano yan? Meron hong nagdemanda sa BIR, Surplus Marketing Corporation, dinimanda ho ang commissioner ng BIR. Ito ho atang surplus marketing, ito ho ata yung may-ari ng mga damit na surplus eh. Pakicheck nyo nga, ha? Pakilagay nyo nga sa ibaba ng ating description o sa ababa, mag-comment kayo kung totoo ho yung sinasabi ko. Ano po? So, ang pag-uusapan ngayon natin is again, compromise penalty. So, ang BIR ho ay nag-charge ng compromise penalty sa surplus ng 178,000. Ano kaya ang masasabi ng ating Court of Tax Appeal sa compromise penalty na i-charge ng BIR sa surplus? Ito ho ang sinasabi ng ating batas. Pursuant to Revenue Memorandum Order Number 19-2007, hindi na po nyo ito gagamitin, na-repeal na ho yan. Ang pumalit ho dyan ay yung pong RMO 7-2015. Okay, RMO po yun. Pakicheck nyo lang ho sa website ng BIR. Ang banggit ho ay napakasimple. Sabi dito, compromise penalties are only amount suggested in the settlement of criminal liability. Ipaliwanag ko lang sa inyo mga ka-taxpayer kung minamahal na may criminal liability lahat ho ng violation ninyo sa tax code. So maganda kung naiintindihan ninyo papaano nyo gagamitin to your advantage, to your benefit, to your peace of mind, for your peace of mind, ang compromise penalty. Ituturo ko ho yan sa inyo. Opo. So, sabi rito, only suggested. Okay? So, sinasuggest. There must be a suggestion. Tuloy natin ho yung ating pag-aaral. And may not be imposed or exacted on the taxpayer in the event the taxpayer refuses to pay. Yung refuses to pay is a right na hindi ko nire-recommenda pag meron ho kayong totoong kasalanan. Pero kapag wala kayong kasalanan, edi gamitin nyo yung right to refuse to pay compromise penalty. Pag may kasalanan kayo, check nyo muna kung totoong may kasalanan kayo, number one. Number two, yung dalawang bagay na napapaloob doon sa compromise penalty. Tuturo ko yan. Hintay-hintay ka lang, magmamadali ka eh. It is well settled that the court cannot compel a taxpayer to pay the compromise penalty because by its very nature, it implies a mutual agreement between the parties in respect to the thing or subject matter that is so compromised. And the choice of paying or not paying, it distinctively belong to the taxpayer. O di, yun nga, right. Ang pinag-uusapan dito is right to refuse. Tandaan nyo yan, meron kayong right to refuse. Pero kwidaw kayo mga ka-taxpayer kong mahal, ibig kong sabihin, hinay-hinay kayo sa pagre-refuse. Kasi ang kapalit ng refusal, makukulong kayo. Ulitin ko, kapalit ng refusal ay makukulong kayo. Kaya hindi ko nire-recommenda ang immediate refusal. Ang inire-recommenda ko, right to validate. Ha? Right to validate. So, paano sir iba-validate? Okay. So, meron akong, tapusin ko na muna to. Absence a showing that the petitioner consented to the subject compromise penalty at as it was in fact assailing the tax the imposition herein,
the imposition of said compromise penalty should be deleted. Simply put, the imposition of the compromise penalty without a taxpayer conformity is illegal and unauthorized. Maliwanag ho yan. Again, ganito ho ang gagawin ninyo. Ang compromise penalty, ito, example ho ito ng compromise penalty sa NOD. Alam mo, kalalabas lang yan, 2022. Ito ho yung compromise penalty, dito nyo ho makikita yan. At hindi naman ho kayo maliligaw kasi nandoon ho yung pangalan ng compromise penalty. Ang gagawin ho ninyo, i-check ho ninyo number one, yung facts. Ito ho yung facts. Ayan, facts ho yan eh. Check the facts. Yun ang number one. Number two ho, i-check nyo yung amount. Check the amount. Again, kailangan nyo ho yung RMO 7-2015 para ho magawa yan. Itutuloy ko ho itong aking lecture sa aking expert level. At kung ayaw naman ho ninyong sumama sa expert level ko, ito ang pwede nyong gawin. What are your next steps? Pwede ho kayong bumili ng template sa akin or magpa-customize ho kayo ng template. Available ho yan at makikita naman nyo ang contact details ko dyan sa taas. Nagpa-flash ho dyan, naglulup. Or matin ho kayo ng seminar or webinar ko para ho sa compromise penalty or magpagawa ho kayo ng webinar exclusively para ho sa opisina ninyo. Tumatanggap din po ako noon. Tumatanggap din po tayo ng coaching, mentoring sa lahat ho ng klase ng mga topics sa taxation, included na ho ang topic sa local tax, yung mga mayor's permit, business taxes, etc., etc. At ang huli po niyong pwedeng ipagawa ay pumasok ho kayo sa isang tax case management arrangement sa inyo pong lingkod. Medyo may kamahalan ho yan, pero ina-assure ko ho sa inyo na malaki ho yung matitipid yung taxes kung mayroon pong nag-guide sa mga empleyado ninyo tungkol ho sa karapatan po ninyo pagdating sa taxation as well as sa obligation nyo sa taxation. With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you later.